Magandang umaga, nagbabalik ang BTV Newsbreak. Hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Lyla Delima. Nasampan siya ng impeachment complaint kung impeachable offense ang kanyang ginawang pagtatanggol sa mga pulis na nakapatay kay Alvera Mayor Rolando Espinosa. Sinabi ng Pangulong Duterte na marami pang daldal si Delima imbis na maghain na lamang ng impeachment complaint. Sa panig ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi impeachable offense ang ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte at walang paglabag sa batas. Hindi naman daw inaabswelto ng Pangulo ang grupo ni Superintendent Marvin Marcos bagkus ay ipinauubaya sa korte ang pagdedetermina ng kanilang pagkakasala. Pero habang wala pa daw hatol ang korte, tungkulin anya ng Pangulong Duterte na ipagtanggol ang mga pulis na tumutupad lamang sa kanyang utos na tugisin ang mga sangkot sa ilegal na droga. Sa iba pang balita, magiging matatag ang banking sector ng Pilipinas sa susunod na taon. Ayon sa report ng Fitch Ratings na may pamagat na 2017 Outlook Asia Pacific Banks, asahan na ang matatag na domestic demand na palalakasin pa lalo ng pagbuhos ng remittance at kita sa business process outsourcing at iba pang pagkukunan sa larangan ng investment at ekonomiya. Paliwanag pa ng Debt Watcher, minamadali ng pamahalaan ang infrastructure na maaaring makadagdag ito sa paglago ng ekonomiya hanggang sa 6.6% sa 2017. Una nang ipinagmalaki ni Budget Secretary Benjamin Diokno na maglalaan ng gobyerno ng 8.2 trillion pesos na pondo para sa Golden Age of Infrastructure sa susunod na anim na taon. This idiot in no one rising kept on holding this dilemma. Hindi na niya na-serialize na nga yung ano na eh. If I were dilemma, ladies and gentlemen, I'll hang myself. Your life is being nilang life. The innermost of your core as a female is being serialized every day. Dapat ka mag-resign ka. You resign. Pinapakita ngayon, you resign. Wala ka ng mukha. Pakita mo sa mga babae. Follow me. You know? This is how to be a woman of the world. Resignation at this point will be an admission of guilt and a sign of weakness. Mamang mahirap. Noon, mayor ako, sabi niya, will prove that Duterte is the leader of the DDS. Sinabi mo, what is DDS? Davao Development System. Why we have to interpret it the wrong way? Sino mo bang gusto pumatay ng kabuha ko? You think it's very easy to kill a fellow human being? You build a nation over the bones of your countrymen? Pero I have to save, I said, this generation. Otherwise, compromise na ang society natin. No good anymore. Masyado malawak, by the millions. So, the previous what? They allowed it to bloom. And iisip mo ngayon, nandito ka, taga Manila ka. What do you think? What do I think? I read your mind. Iisip mo, pamilya mo, walang gagawa ng masama, akyatin ka ng bahay. Noon, gabi mo umakyat, ngayon harap-harapan. Tapos, patayin, rape, that is it. Kung buhat ng lihog, that is it. There's no report galing ng human rights. Even to condole and commiserate with it. Kaya para ako, let me just also insert one little natin. I won in Tacloban, so maraming salamat sa inyo. At least, kung ako ba sa'yo, hindi kayo nakamalik. Also on September 22, meron pa rin ho, finorward sa akin, o meron nag, yes, finorward po itong text na ito sa akin.
Ito naman ay tungkol sa dati kong PSG guard na si Jonel Sanchez. Ito naman po ang message na finoward sa akin ng A1 source ko. A friend and former NBI is the godfather of PSG Jonel Sanchez being implicated as the bagman of Delima. He is being forced to sign affidavit, but he said he is innocent and has never met Colanco. He and his wife, who is also a PSG, are now held in the HQ. Ask sana help and advice if a friendly lawyer can assist or take care of them. These are the text messages. These are samples of the things being done to be able to convince certain so-called witnesses to testify against me. This is the length, this is the extent, this is the magnitude. Hindi pa nga ho kompleto ito kasi hindi pa ho pwedeng i-bulgar yung iba pa na mga impormasyon ko. Kasi hindi pa nga pumapayag yung mga sources ng information ko. And now we have this incident kanina. And now we just saw a news item quoting Speaker Alvarez saying that somebody must be out to silence Sebastian. Ano na naman ang mga implication nila? Kagagawan ko na naman yan. Sila ang nagigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? They're cowards, they're fools, and they're liars. That is the bunch of officials that we have now. Yeah, yung mga istorya rin. I just saw yung mga ano rin, mga feeds. Sa ano yung kanina? Ano naman ito? Peter Ko, Tony Ko, and Vicente C were reportedly using shabu inside the cell of Peter Ko. Inmate Edgar Cinco witnessed the three using drugs and reported them to Dongail, Clarence Dongail, isa rin po yung bilibid 19. Another inmate who is a police major, Dongail, told them to stop and warned them of the consequences of... Sobra naman ang pagtingin nila sa atin. Taka naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Bilibid 14 is supposed to be the most guarded facility now. Nandyan yung mga staff. Tapos gagawa ng istorya ng ganyan na nagsasabu kaya nagkarayot. Tama na po. In your desperation, Pangulo, para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo. Iba-iba na yung mga istorya nyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo. Katulad nung kahapon na naman. Ano namang 300 million na yan. Tama na po. Sino may susunod nilang gigipitin? Sino may susunod nilang gagawa ng kwento? Sino yung mga privacy na mga sisiraan? Mga former staff ko. Mga former officials ko. Nalapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan. Nakakarating po sa kanila. Mga sumpong nila sa akin. And I feel so helpless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalahan ko sila ng lawyers, sasabihin nila, ayan, kasi puprotektahan para hindi siya i-ano. So what am I supposed to do now? Tell me. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin, na mga well-meaning friends.
Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Kumuha ka, maghanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Hindi pa ako duwag. Dahil wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatago lamang. At saka yung mga walang mga ano, mga duwag. Ang umaatras. Hindi po si Laila Delima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Tama na. Hulihin nyo na ako ngayon. Kung yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon. I'm here. Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you.